anyway, ladies and gentlemen, kaya natin kinokonduct yung ganitong trainings for the, of course, further education ng mga distributors. Pag sinabing further education, para lalong dumami yung kaalaman. Gusto nyo ba yun? Yes. Of course, kasi importante yung knowledge, yung information, because later on, lalo na pag long-term ang tingin nyo sa AIM Global, well, dapat yung present knowledge nyo ngayon, mas lumalalim pa. Kasi ultimately, ang size po ng grupo ninyo ang magde-determine yan kung gaano kalalim ang nalalaman ninyo. So, ang magpapastable ng grupo, well, bukod dun sa bonding, magandang relationship nyo with one another, with your group, ang magpapalalim sa grupo, magpapastable sa group, yung tinatawag na knowledge or information. Kasi later on, itong knowledge at information na to, mamaya na ano, Rene, meron pa ako isusulat. Later on, malalaman nyo na itong knowledge, na itong information na to, ito magiging culture sa group ninyo because sa networking, yung getting together is just the beginning. Keeping is the real multi-level marketing. Pag sinabing keeping, yun yung mga downlines ninyo na nung nagsisimula ka, kasama mo na, hanggang sa pumotok, lumaki, pumayagpag ang grupo ninyo, kasama nyo pa rin. Because wala pong value yung magkakaroon kayo ng grupo, nagkakaroon kayo ng downlines nung onset. Ibig sabihin, habang nagsisimula ka, nagkakaroon ka ng downline, sumalaki yung grupo nyo, wala rin pong saysay if later on, these people umaalis, nawawala. Tama ba? Kasi, pag nag-a-add pero may subtraction, nagka-cancel out lang. So, importante yung nadadagdagan kayo, nadadagdagan at lumalaki yung grupo. Kasi, ultimately, ang goal natin dito, ano ba? Kumita. Tama ba? Bakit natin gustong kumita? In other words, gusto natin yumaman. In fact, dapat hanggang ngayon, no, sa mga, at this point in time, lalo na yung talagang nagtsaga para pumunta rito, galing pa ng out of town, nakipagsiksikan. Dapat at this point in time, dapat naniniwala kayo na yayaman ka talaga. It's very important. Alam nyo, madaling sabihin na naniniwala akong yayaman ako, pero ang totoo nun, gaano kalalim yung paniniwala mong yon. Kasi kailangan, hindi lang sa mind at heart, dapat yung pagyaman na kagustuhan mo, ang penetration yan, down to the cellular level dapat. Hindi yung pag nakita kayo ng upline mo, mayayaman tayo, yaman, pero pag nandiyan na yung mga obstacles, nandiyan na yung mga trials, nandiyan na yung challenges, nandiyan na yung discouragement, medyo nadidisorient ka na. Pag sabi nadidisorient, nawawala ka na doon sa focus mo, katulad ng pinag-usapan natin kanina with Sir Arnel. So the bottom line here, why you are in this business, ultimately, is to make money. Tama ba? And to make money in this business, hindi lang to make money. Ultimately, gusto nating yumaman. Gusto nyo ba yumaman? Yes! Yung totoo, gusto nyo bang yumaman? Yes! Naniniwala ka bang yayaman ka? Yes! Well, dapat at this point, na-convince mo na yung sarili mo na gusto mo talagang yumaman. Wala na dapat conflict sa utak nyo niyan. Dapat you were able to convince yourself enough na talagang wala nang conflict in such a way na ang values mo nagbabago na towards inclination of really becoming successful financially. Dapat nandun na tayo sa stage na yon. Where am I drawing at? No? Saan ba ako papunta? Bakit ito sinasabi ko sa inyo? Kasi may topic relative dito sa sinasabi ko ngayon na tayong lahat, karamihan, lalo na nag-start yung mga distributors, ang gusto is to become really wealthy. Now, let me ask you, paano ka ba yayaman sa networking? Kailangan malalim yun eh. Hindi lang yung, well, yayaman ako dyan kasi nakita ko yung top distributor si Joseph Lim, yumaman. Kaya yayaman din ako. Make sense. Yung iba ganun, tama ba? Yayaman ako dyan kasi yung mga nag-networking, nagtsaga, na talagang ginawa yung sistema, sumunod sa upline, sumunod sa sistema, yumaman, kaya payaman ako sa networking. Well, make sense. Totoo din yan. Well, yayaman ako dyan kasi ang networking matagal na. Proven na. Marami nang nagawang multi-millionaires. Make sense. Pero ano ba talaga networking? Bakit ka yayaman dito? Gusto ko malaman nyo to kasi pag alam mo na yung ginagamit mong formula tama towards getting your rich or your wealth, pag alam mo yung ginagawa mong sistema, yung formula mo tama, hindi ka basta-basta bibitiw kahit nahihirapan ka na. Tama ba? So, lalaliman natin ngayon yung education ninyo. Bakit yayaman ka sa networking?
Hindi lang dahil may nakita kang example, hindi lang dahil may track record ang networking. Pero in a deeper sense, i-explain ko ngayon, bakit ako yayaman dyan? Ba't kaya yaman dito? Well, ganito kasimple yan. Bakit yung bagustong umaman? Lagi natin sinasabi, especially when I do my OPP, gusto natin umaman kasi lahat tayo may mga pangarap. Tama ba? Okay. Now, lahat tayo may mga pangarap. Pero lagi natin sinasabi to pag nagmamindset tayo ng prospects, pag may kausap tayo, may pinaprospect tayo, kumusta yung pangarap mo? Normally, ang sagot, pangarap pa rin. Pero, in a deeper level or deeper sense, why do many people in this world were unable or are unable to get their dreams? Kasi, ultimately, ang dreams may cost. Tama. Ang dali lang intindin. Bakit maraming tayo hindi nakakuha ng pangarap, hindi natutupad ang pangarap, hindi nagiging material, ibig sabihin, hindi nagmamaterialize, hindi na-realize ang mga pangarap, kasi ang mga pangarap, may cost. And when we say cost, it entails what? Money. May presyo yan eh. So, ang dali lang intindin. Kung wala kang pambili, walang pangarap. Bakit maraming tao hindi nakukuha ang pangarap? Walang pambili. Ganun kasimple. Kaya pag tinanong mo mga tao, may pangarap ka ba? Oo naman! Pag tinanong mo, kumusta yung pangarap? Yun pa din. So, saan nagkakatalo? May pangarap, pero may gap. Ano yung gap? Bakit hindi nagiging totoo? Pag sabing dreams, hindi nagiging reality. Okay? Yung dreams, but ayan, masakyan mo, halimbawa, yung kotse, pangarap mo, para maksakyan mo siya, dapat maging totoo yung sasakyan. Kunwari, pangarap mo, bahay. Para sa utak mo yun, dreams pa lang, pangarap pa lang yun. Para maging totoo siya, kailangan matiran mo yung bahay. So, yung dreams, hindi nagiging reality. Bakit? Kasi, may gap. May space between. Ano yung gap? Ano yung gap? Bakit ang dreams hindi nagiging totoo? Walang pera. Wala nito. Tama ba? Am I making sense? So, ibig sabihin, ang basic muna pag-usapan natin, bago pala magkatotoo to, para mag-translate siya into reality, you should have enough money to buy your dreams. At the rate that you're going right now, kung hindi ka mag-networking, let me ask you, saan mo kukunin tong perang to para makuha mo yung pangarap mo? Ang tanong, saan? Sa English, where? Ha? Sa Bisaya, ano? Diin! Sa Ilocano, ayan na! Nakuha niyo ibig sabihin? So, nasaan to? Paano mo to hahanapin? Let's take a look at your situation right now. Bakit ko gustong pag-usapan to para malaman nyo at ma-appreciate nyo kung ano yung ginagawa ninyo? Ultimately, a lot of us, generally speaking, yung pumapasok na income sa'yo, yung papapasok na pera sa'yo, ang tawag dyan, ano? Income. Maraming version ng income. Merong wages. Wages, ito yung pag nagtatrabaho ka. A day's pay for a day's work. Wages po ang tawag doon. Sweldo. Meron namang tinatawag na commission. Ano yung commission? Ito yung galing sa effort mo, same time, out of a sale of a certain service or product. Ang tawag doon, commission. Halimbawa, nagbenta ka ng nagbenta ka ng lupa, may commission ka doon. Nagbenta ka ng produkto, may commission ka doon. Nagbenta ka ng real estate, may commission ka doon. Another form of income, profit. Ano yung profit? Tubo. Tubo saan? Sa negosyo. Kita sa negosyo, ang tawag, profit. So, whatever income you have, ladies and gentlemen, wages, profit, or commission, or kung meron pang iba, i-minus mo lahat
ng expenses mo. Pag sabing expenses, ito yung mga gastusin to keep up with your life, with your lifestyle. Ito yung lifestyle mo. Lifestyle natin. How you live? Ano yung klase ng tirahan? Ano yung klase ng kakainin? Ano yung damit? Anong eskwelahan ng mga anak? Whatever, ang tawag dyan, expenses. Living expenses, expenditures. Madali bang intindihin? Dali. Now, paano ka magkakapera? O paano ka, hindi naman magkakapera ang tawag eh, paano ka makakaipon? In other words, paano kayo magkakaipon? Magkakaipon, pag yung income or whatever ang pumapasok, minus yung lumalabas, ang equation niyan, pag may naiwan, ano tawag? Savings. Ganun kasimple. Ang dali lang intindihin, savings. So bakit maraming tao walang pera o walang savings? Kasi kulang, o kaya hindi man kulang, sakto. Ang sweldo, 12,000. Ang gastos, magkano? 12,000. Tama ba? Kasi kung ano yung pumapasok sa'yo, dun mo din binabagay yung lifestyle mo. Kunwari, pumapasok sa'yo, 12,000, aba, ang buhay mo, pang 12,000 lang. Hindi ka pwedeng mag-condo ng 20,000 a month, sweldo mo, 12,000. Hindi ka pwedeng araw-araw mag-fine dining sa Shangri-La, 12,000 sweldo mo eh. Nakuha nyo ba? So, the kind of lifestyle, the kind of the food, the kind of the things, the kind of life, everything, dwelling place mo, kinakain mo, tuition ng mga bata, baon, etc. Lahat, binabagay mo lang sa pumapasok. Hindi mo pwedeng sobran. Pero may ganitong cases. Kahit na ibagay mo yung lifestyle mo dun sa income, wala kang magawa. Lumalagpas talaga yung expenses. Tama ba? Kasi merong tinatawag na inflation. Ano po yung inflation? Pagtaas ng mga bilihin. Ano mas mabilis tumaas? Sweldo, gastos. Bago tumaas ang sweldo, gastos muna tumataas. Tama ba? Makikita nyo yan sa simple economics. Mas maraming nagahabol ng pagtaas ng aumento across the board, pagtaas ng minimum wage, pagkatapos ng pagtaas ng maraming bilihin. Lagi siyang ano, kasunod. Pero hindi na una na tumaas mo na sweldo bago bilihin. Am I making sense? So, ano nangyayari? Mas lumalaki ngayon yung expenses kesa sa income. O pag lumaki yung expenses mo sa income, ano may iwan dito? Wala. May utang ka pa. Oh. Kaya maraming tao, including a lot of people here, they don't want to dream anymore. Hindi na nangangarap. O nangangarap man, pero at the back of their mind, alam na nila na hindi nila makukuha yung pangarap nila. Because, tasabihin lang nila sarili nila, niloloko ko lang ang sarili ko. Bakit pa ako mangangarap? Pambayad nga ng kuryente, hirap ako, pangarap na. Nakuha nyo ba? So, anong ginagawa ng iba? Ginagawa ng maraming tao, hindi na naniniwala walang makuha ang pangarap. So, ang tawag dun, a lot of people merely survive. Nagsusurvive na lang. Pag sabing survive, paano mo malamang nagsusurvive ka? Paano mo malamang nagsusurvive ka? Ang goal mo, ano? Kumain 3 beses ang araw. Ang goal mo, makapagbayad ng kuryente. Ang goal mo, maipasok ang mga anak sa kahit paano matinong eskwelahan. Malalaman mo nagsusurvive ka pag ikaw, ang gusto mo lang mairaos yung mga payables mo. You don't care kung magkaka-savings ka o wala. Basta ang importante sa'yo, makaraos lang. Yun ang survival. Malalaman mo nagsusurvive ka pag, you know, you're not motivated by your dreams anymore. Ang motivation mo na sa survival, yung instinct ba na makaraos lang, maka-get by. Yan yung tinatawag na to just meet yung both ends meet. To make both end meet. Ang tawag doon, both ends meet, ang tawag doon, survival mode na lang.
At maraming Pilipino, including me before, gusto ko na lang mag-survive. The problem with survival, ladies and gentlemen, is that you will never be able to enjoy your life. You will work hard. Time, ladies and gentlemen, is relentless, walang pinapatawag. Ladies and gentlemen, one day we will all grow old and looking back to our life, ano ginawa mo? Nag-survive na lang ako. Tama ba? Dapat hindi lang mag-survive. Ano tawag? We were born to thrive. Human beings as we are, we were never born para mag-survive lang. We were born to flourish, to prosper, to thrive. Unfortunately, dahil maraming tao, because of the conditioning they had, condition, yung pagkukondisyon, pagpapalaki, environment, the media, and everything, because of their programming, hanggang survival na lang. Well, tonight, babasagin natin yung program na yan para hindi ka lang mag-survive, kundi mag-thrive ka sa pamamagitan ng Alliance in Motion. Now, where am I arriving at? Paano natin babasagin to? Simple lang. Going back to the equation. Kung ang source of income mo, wages, paano ka lalaban? Let me ask you. Paano mo ma-fill in yung gap dito pag inaasahan mo lang ay sweldo? Wag ko kayo magagalit sa akin. Lalo na yung mga nag-work. But you have to realize this. As long as you are working for someone else or you're an employee, you're always on the survival mode. Because ang income mo, wages eh. Pag ang income mo, wages, dependent ka saan? Time, talent, and skills. Unfortunately, time is not on your side kasi lahat tayo tatanda. Talent, pwede, pero believe me, as time goes by, mas maraming mga talented people ang lalagpas sa'yo. Tama ba? Skills, same way. You grow old. Kahit gano'ng kakagaling pag matanda ka na, hindi ka na uubra. Tama, mali. So, the thing is, when you're working for someone else, time, talent, and skills ang puhunan mo. The thing is, pag wages ang iyong source of income, ang tawag dyan, linear income. Linear. Dire-diretso lang. Ano ang karakteristik ng linear income? A day's pay for a day's work. Linear income, may ceiling. Anong ceiling? Halimbawa, sweldo mo, 12,000 buwan-buwan. Humataw ka man sa trabaho mo, dodoble to hindi. Hanggang dyan na lang yan. Ang tawag dyan, may hangganan. Kung magkano pay grade mo, hanggang dun na lang yon, whether you like it or not. Unless you ask for a promotion or you'll be promoted. Kasi sometimes promotion entails increase in your income. Pero most often than not, hindi naman ganun ka, bilis ang promotion, tama ba? Especially with downsizing, acquisition, yung mga economic fundamentals na etc. Ano nangyayari? So, may ceiling. So come to think of it, sa inyo ko ibabalik. Kung itong gagamitin ng formula, how are you gonna fill in the gap between your dreams and the between your dreams and making those dreams a reality? You have to think. Kasi dapat may plano ka, hindi lang pwedeng ito. Kasi pag ito lang ang plano mo, uulitin ko, hindi enough ang wages to fill in the gap between making your dreams come true. Naiintindihan mo ba nila? Yes! Ang income, dalawa karakteristik. Merong tinatawag na active income at tinatawag na passive income. Ang active, ito yung, you know, parang wages, parang komisyon. Kaya ka kumikita kasi active ka, tinatrabaho mo, kaya ka kumikita. Well, let me tell you one secret of the rich people. Ano nangyayari sa mga mayayaman? Ganito po yan, yung mga mayayaman, bakit sila mayayaman? Kasi, they have enough money, kaya nga ang tawag sa kanila, mayaman. Bakit sila umaman? Ito po, makita nila, oh. Dumadami savings, diba? Malaki kinikita. Let's say, ang pinagkakakitaan is, which is better? Wages or commission? Which is better? Wages or profits? So, pag malaki income mo, so sobrang laki niya. Halimbawa, kumikita ka ng kalahating milyon buwan-buwan. Malaki ba to?
pag minainos mo expenses, may maiiwan wala. Ano tawag sa maiiwan? Bigyan natin example, kumikita ka ng kalahating milyon. Minainos mo expenses mo, 100,000. Magkano savings mo? 400,000. Every month, for the next 10 months, magkano yan? Ano gagawin mo sa 4 na milyon? Sa magagawin? Sa ano gagawin mo sa 4 na milyon? Investments. Lalagay mo saan? Pwedeng real estate, stocks, bonds, mutual funds, equity, etc. So, yung money, by nature, nagmumultiply siya. Yung ibang ginagawa dito sa pera na to, nag-a-acquire pa sila ng ibang negosyo. May negosyo na sila, kumikita na ng ganito, ginagamit pa nila yung pera nila para mag-expand ng iba pang negosyo. So, ano nangyayari sa pera nila? Lumalaki. Kasi money makes, pero money begets money. Pag may pera ka, lalo ka magkakapera. Pero ang phenomenon dyan, pag wala kang pera, lalo ka rin nawawala ng pera. Tama ba? So, parang ang dali lang intindin, but the problem is, saan kakikita ng ganito kalaking pera? Kasi ang formula, ang dali lang, oh. Magparami ng savings, kumita ng kumita, pag malami ka ng pera, ang dami mong pwedeng paglagyan ng investments mo para lumago pa lalo yung pera mo. You know, let me just share with you bakit ko gustong yumaman. O mayaman na ako pero bakit gusto ko pang magpayaman. Bakit? Simple lang. Kasi gusto ko, pagtanda ako, kahit hindi na ako nagtatrabaho, kumikita pa ako. Masarap ba yun? Gusto ko, pagtanda ako, I have enough money to help a lot of people. Gusto ko, pagtanda ako, I have enough money to enjoy my life. Makapag-travel, pag nagkasakit ako, sa St. Luke's ako, sa mga mamahaling hospital, hindi sa barangay health center. Gusto ko yumaman, bakit? Because I want to enjoy my lifestyle. Gusto ko yumaman because I want to go to places. Gusto ko yumaman because mas marami akong matutulungan pag meron akong kakayahang tumulong. Paano ka tutulong pag wala kang kakayahang tumulong? You know what I'm saying? Gusto ko maging mayaman para, you know, I could live in a good house even if I'm old already. I can support my children very well. I can send them to the best schools in the Philippines. In other words, I can do a lot of things and I have many options and choices pag mayaman ako. Ewan ko kung anong dahilan nyo, ba't nyo gustong yumaman, pero ako, ganun ang dahilan ko. Unfortunately, yung sinabi ko kanina, na darating ka sa point na yung kinikita mo, kahit hindi ka na nagtatrabaho, kumikita ka pa rin, ano tawag doon? Active o passive? Active o passive? Yung ba tipong matanda ka na, 75 years old ka na, o 80 ka na, o 60, kumikita ka pa rin. Gusto nyo yan? Na kahit di ka nagtatrabaho, kumikita ka. Gusto nyo nun? Ano tawag sa income na yun? Passive income. Ano ba mga passive income? Halimbawa, interest ng pera mo sa banko, passive income yun. Kunwari, yung dividendo mo sa stocks, passive income yun. Kunwari, yung kita mo sa foreign exchange, passive income yun. Kunwari, may $20 apartment ka, passive income yun. Kunwari, meron kang lending house, passive income yun. Kunwari, meron kang real estate, mortgages, meron kang equity, may mga investments ka, ang tawag doon, passive income. Ang tanong, paano kayo gagawa ng passive income kung hanggang ngayon nakatali ka sa trabaho mo? Ang trabaho, active income yan, which means if you stop working, tapos na rin ang kita mo. I have good news for you, ladies and gentlemen, kasi may choice ka na. Here comes Alliance in Motion Global. Maliwanag ba? Ang dali nang intindihin. Kaya, pag tinanong kita next time, bakit ako yayaman sa InGlobal? Hindi lang ang sagot mo, kasi si Joseph Lim yumaman. Hindi na, may mas malalim na sagot ka na. Yayaman ako sa InGlobal kasi ang ginagawa ko dyan, passive income ang tinatrabaho ko sa InGlobal. Pag tinanong ka ng kaibigan mo, anong passive income? Sabihin mo sa kanya, basta. Mamatay kang dukha. Biro lang. Nakuha niyo ibig ko sabihin? So, what's gonna happen? Okay? What's gonna happen? What will happen is that pag lumalaki na yung savings mo, nagkakaroon ka ng maraming instrument, nagkakaroon ka ng maraming savings, nagkakaroon ka ng pera, nakukuha mo na yung mga pangarap.
So, ang tinatrabaho nyo dito, passive. And one of the most important passive income, yung tinatawag na residual income. What is residual income? It's an income that you make even after the work has been finished. Pag sabi residual income, natutulog ka na, kumikita ka pa. Paano mo malalaman may residual income ka? Eksperimentuhan mo. Mamayang gabi, pagtulog mo, dapat pagising mo bukas, mas mayaman ka bago nung natulog ka. Tama ba? Ano ibig ko sabihin? Halimbawa, bago ka natulog, ang pera mo, net worth mo, 10,000. Pag sabing net worth, yan na yung kayamanan mo. Pagising mo, naging 12,000, wala kang ginawa, natulog ka, yung 2,000, ano tawag doon? Residual income yon. Ano gagawin ko para magkaroon ako ng residual income? Diyan pumapasok ang network marketing. Kasi ang networking or alliance in motion global, ang ino-offer namin sa inyo ay walang iba kundi residual income. Paano residual income? Darating po ang panahon dito na kahit hindi ka na nagtatrabaho, hindi ka na nag-network, hindi ka na active, hindi ka na nagre-recruit, kumikita ka pa rin. Passive o active? Ang tawag doon, residual income. Gusto nyo ba yan? Gusto nyo ba yan? Na ano gagawin mo para magkaroon ka ng residual income dito? Ang gagawin mo para magkaroon ka ng residual income, ikaw, gagawin mo lahat ng best mo na magkaroon ng grupo, magkaroon ng network. Kaya nga kayo pinagre-recruit eh. Tama ba? Na sobrang pag itong network na to lumaki, dumami, ladies and gentlemen, itong network na to, yan ang nagiging asset mo para mag-akyat sa'yo ng income na kahit wala ka nang ginagawa, as long as may bumibili, gumagamit, nagbebenta ng produkto sa loob ng network na to, kumikita ka. So ultimately, saan galing ang residual income? Galing sa network. Saan galing ang residual income? Sa product movement. Bakit product movement? Simple lang. Hindi pwedeng manggaling ang residual income sa recruiting, sa pairing. Nakuha niyo ibig sabihin? Because ang real test ng networking is this. If recruiting stops today, sa buong network mo, if recruiting stops today, will you still make money? Huh? Huh? If recruiting stops, will you still make money? Yes. Yes, dapat ang sagot. Kahit wala nang nagre-recruit, dapat kumikita ka pa din. Paano nangyari yun? Sa product reorder. Now, pag ang nature ng gagawin yung grupo, is that puro sa 1-5 lang nakadepend, short term ito. Kasi if recruiting stops, wala ka ng 1-5-1-5. Dapat kahit matapos yung 1-5, meron ka pa rin Unilevel at saka Stairstep. Nakuha nyo ba? Kaya, it's very important yung tinatawag na product reorder sa loob ng grupo nyo. Kasi sa loob ng grupo na to, pag may product reorder, may residual income ka. At as long as may residual income, ikaw, palaki ng palaki yung kinikita mo. Again, pag palaki ng palaki, lumalaki savings mo. And then you become rich. You become wealthy. And then pag may capacity ka na, yung dreams mo nagiging reality na. So ano concept para yumaman sa networking? Gumawa ng grupo. Kaya ibubuhos mo lahat para magkaroon ka ng grupo. Lalagawin mo lahat ng best mo para magkaroon ng grupo. Na hindi ka magpapadiscourage pag ayaw maniwala. Pag ayaw maniwala sa'yo, maraming objection, move on. Hanap ng iba. Dahil ang tinatrabaho mo dito, hindi ka naman nag-aim global para sa kanila. Nag-aim global ka para sa residual income mo. Kaya pag ayaw maniwala sa'yo, sabi mo ano? Sabi mo sa kanya, wala ka namang residual income. Pag sinabi, ano yun? Sabi mo sa kanya, basta. Nakuha niyo ibig sabihin? Kaya pag may mga hindi naniniwala sa inyo, sabi mo na lang sa sarili mo, ay okay lang, active income siya. Ha? Ako, passive income. Ang tinatrabaho mo dito, passive income. Unfortunately, maraming mga tao,
hindi naiintindihan ang lengguwahe natin. Bakit di nila naiintindihan? Kasi hindi nakakondisyon ng maayos ang utak nila para maintindihan ito. Hindi nakaprogram yung utak na maintindihan to. Ang programming ng utak, ano lang? Employment, 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 wages, 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 security, security, security. Pag pinaliwanag mo sa kanila financial freedom, sabihin, ha? Pag sinabing business, ha? Hindi na ma-absorb. Kasi iba nga yung pagpo-program. Kaya ang swerte niyong nasa AIM Global. Kasi tama ang direksyon niyo sa pagyaman. Clear ba yan? So ano gagawin para maman? Mag-build ng network. Ngayon, pag may network, ano na gagawin? Ito na yun. Kung gusto niyo magkaroon na residual income, especially when if the time comes that you have to retire, you're still making money, then reorder is very, very important. Paano nagkakaroon ng reorder sa grupo? Dalawa lang yan. Una, ikaw as a networker, para magkakaroon ng product movement sa network mo. Kasi dito ayaw naming sabihin yung mali yung ginagamit ng mga networkers na pag nagpo-prospect kayo. Sama ka, hindi ka magbebenta rito. Good news, pag ang orientation ng grupo nyo walang benta-benta, wala kang residual income. Short term yun. Nakuha nyo ba? So dito, pag gumawa ka ng grupo, ang stability na sa residual, which means product reorder. So ang orientation mo dapat para magkaroon ng product movement, dalawa lang yan. Una, gumagamit ka dapat regularly ng produkto. As in regularly. Pag sinabing regular, ano? Sa Tagalog, regular. Iniba ko lang pronunciation eh. Regular, regular. Pag sinabing regular product user ka, ano yun? Lagi. Huwag yung occasionally. May mga occasionally eh. Ano yun? Once a month. Ha? O kaya, hindi iba naman, hindi naman once a month. Twice a month. So what I'm saying is this. Kung gusto nyo magkaroon na residual ng grupo ninyo, dapat regular user ka ng product. Bakit ganun upline? Kasi ganito yan. Pag gumagamit ka ng product, kung yung attention mo nakafocus sa paggamit ng product, yun din ang nagagawa mong nature ng grupo mo. Tandaan nyo yung sasabihin ko. Pag hindi ka gumagamit ng product, ang mga downlines mo, ang magiging culture nila, hindi rin gumagamit ng produkto. O ngayon, pagka walang gumagamit ng product, unstable ang magiging network ninyo. So sa una pa lang, habang bago ka, gumagamit ka dapat ng produkto. So anong una? Gamit ng product. Number two, you have to sell the products. Ulitin ko ha, para magkaroon na residual, ano yung una? Use. Pangalawa, sell. Do you like to sell? Good news, even if you don't like it, you still have to sell. Bakit importante yung selling? Kasi, ganito yan. Okay? Clicker. Ulitin ko, ang magpapastable ng grupo nyo, product reorder. So it's very important you have to sell. Nagbebenta dapat kayo. Clear ba yun? Sabi mo sarili mo, nagbebenta dapat ako. Ulit, nagbebenta dapat ako. Kaya, huwag lang recruit ng recruit. Kaya yung iba nanghihina kasi na nakafocus, recruit, recruit, recruit. Isang buwan na wala pang nag-pay in, nag-quit na. Hindi niya nalaman, yung mga hindi niya na-recruit, ayaw sumama, sana man lang binenta niya ng kape. Napakinabangan man lang. Tama ba? Ang last resort, pag ayaw sumama ng prospect, benta! Total, hindi ka sasama sa akin, ayaw mo nito, sige, bumili ka na lang, limang global pake, limang C24/7. May kasama ng scholarship, may kasamang personal accident insurance. Oh. Nag-pay-in din pala. Hindi ako nagbibiro, nung networker ako, ganyan ako. Pag ang prospect ko, yung OPP ko, ayaw mag-join, ang daming dahilan, lahat na ginawa mo, ayaw, benta na lang. Human nature, pagka ikaw nireject, parang laman lang yung, ano mo ba, makabawi, sige na nga, bibili na lang ako. Nakuha nyo ba? Kaya pag ayaw maniwala, bentahan. You have to sell. I'm telling you. Kasi pag gumagamit ka ng product at nagbebenta ka ng produkto, ano gagawin ng grupo mo? Same.
Pag gumagamit, nagbebenta ng product. May unilevel ka, wala. May stair-step ka, wala. In other words, may residual ka, wala. Nakuha niyo ba ibig ko sabihin? So, gumagamit pa lang, kumikita ka na. Yun ang ideal na network. The question is, dapat ikaw, para yung grupo mo one day gumamit, gumamit ka rin. Para yung grupo mo magbenta, magbenta ka din. Kasi leadership by example to eh. Ang hirap sabihin sa grupo, magbenta ka, magbenta. Ikaw hindi nagbebenta. Hindi ka susundin. Nakuha nyo ba? So, paano magbenta? Ito yung mga points. Okay? Una, bago ako dumating dyan, bakit importante pa bukod dun sa residual income yung pagbebenta? Kasi ang promotion nyo sa ating stair-step, ang promotion ninyo, saan magagaling? Sa points ng product. Tama ba? Naalala nyo hagdanan? Oo. Kailan ka magiging SE? 10 points. Saan galing yung points? Sa product reorder. Hindi ka mapopromote dito pag wala kang inatupag kundi 1-5. Ang dami kong kilala, ang lakas mag 1-5 pero SE pa rin. Ibig sabihin, ni-neglect yung product movement. Nakuha nyo ba? Hindi ka tulad pag ang orientation ng grupo mo, bumibili, gumagamit, nagbebenta, tumataas ang points mo, napopromote ka. Yun ang isang pakinabang pag nagbebenta kayo. Tumataas ang position mo. Nag-gets ba nila? Yes. O halimbawa, ito, 100 points, ano equivalent nito? Gold executive. Now, kung i-divide niyan to smaller goals, let's say, 10 months, ilang points dapat every month ang nagagawa mo? So, pag ang grupo mo, ang network mo, may 10 points every month, after 10 months, ano ka? Gold executive ka. Andali lang, tama ba? Pero the question is, how are you going to compel these people para bumili, magbenta ng 10 points? So, dapat ikaw, marunong ka dapat magbenta. Kasi tuturuan mo yung mga downline mo, magbenta rin. Pangalawa, okay? Ilalagay ko lang yung mga points, bakit kailangan magbenta. Bukod sa promotion nyo, karamihan ng ating company promotion, especially for travel incentive, is based on product reorder. Yung Asian trip natin, Hong Kong trip, pati yung US trip, kung pag-aaralan nyo mabuti, naka-base 90% ng requirement ninyo naka-base sa reorder. Isa sa dapat na ginagawa mo pag gusto mo magpunta sa US, monthly, ikaw, meron ka dapat benta, personal, na 2 points every month for the next 12 months. So, ibibenta mong 2 points, hindi kasama si 24/7. Complete phytoenergizer. For example, para magkaroon ka ng 2 points every month, ilang complete ang ibibenta mo? 12 na complete. Bakit 12, sir? 12 times 0.1667 ang points ng CPE or complete phytoenergizer. 12 boxes ng complete is equivalent to 2 points. Yan, pag kayo gusto yung mag-travel, yan po ang requirement namin. Tanong, paano mo ito magagawa kung hindi ka nagbebenta? Nakuha nyo ba? Naintindihan nyo ba nila? Yes. So, importante ba magbenta? Yes. Oo. Pag ang discipline mo, 2 points every month, tapos sa mga downlines mo, ginawa rin yung take to 2 points every month, madali ka mapopromote o hindi? O di magiging ka magiging global ambassador. So set your goal. Bakit namin sinasabi to? Maglo-long weekend. Ang dami niyong makikita. Pag dumalaw ka sa sementeryo, ang dami mo makikita. Ang mga tao nasa bahay, long weekend eh, holiday. O di magbaong ka ng C24/7, magbenta-benta ka. Kasi ulitin ko, bukod sa promotional yan, meron pang points for your requirement for US or whatever trip or incentives we give you. Third benefit, ulitin ko yung tatlong benefit ha. Una, sa promotion, sa marketing plan. Pangalawang benefit ng reorder, dyan naka-base ang travel incentives natin.
Pangatlong benefit ng reorder, meron kang 25% commission. Ngayon, pag nagbebenta ka, kumikita ka ba? Nagagamit mo ba itong pang-operational expenses mo? Kaya yung iba, ganito nangyayari. Imbis na kumita daw sa AIM Global, abono pa. Kasi pag nagsisimula ka, hindi pa ganun kalaki kinikita mo. So, saan mo kukunin yung pang-merienda mo, pamasahe mo, papunta rito? Minsan yung downline mo, ini-impress mo pa, nililibre mo. Saan mo kukunin yung operational expenses na to? E part-time ka sa AIM Global, may sweldo ka. Alangan namang bawasan mo pa yung sweldo mo para lang lumago ka sa negosyo. E kaya nga ka nga nagnegosyo para magkaroon ng extra income. So yung unang kikitain ninyo, yung unang pag-source ng income nyo, walang iba kundi sa from your commission by selling the product. So it's very important for you to sell. Na-emphasize ko na ba? Hindi nyo alam yung maliliit na bagay na ginagawa nyong yan, yaan ang magpapayaman sa inyo. So how do you sell? Number one, ayan, in-discuss ko na sa inyo yung importance ng retailing. Why is it important? Because retailing, without retailing, networking or MLM will not last. Pangalawa, ang retailing sa business natin, hindi hard selling. Ano retailing sa atin? Sharing. I-share mo lang yung product. I-share mo lang. Do not neglect this because ulitin ko, manggagaling ang residual income ninyo by selling the products. Can you imagine? Pag nagbebenta ka ng kape, magkano tubo mo? Tubo! Halatang di kayo nagbebenta, 90. O 90, sa dalawang boxes sa isang araw, magkano? 180. O sa isang linggo, 180 yun sa isang linggo. Tama ba? Dalawa ngayon, dalawa bukas, dalawa sa isang araw. Sa limang araw, 180 na yun. Kung 4 weeks mo gagawin, magkano yun? That's 3,600. You know what I'm saying? Naintindihan mo ba nila? Oh. Ang importante, pag nagbebenta ka, may 30% ka. Pag isa-isang benta-benta, si 24/7, meron kang 300. O sa complete, magkano meron ka? 1125 minus 844. 281, I'm sorry. Sa kape, magkano tubo mo? 90. So yung mga maliliit na bagay na yun, pag ginagawa mo consistently, nagbi-build up ng momentum yun. And all you have to do is to share these products. Naintindihan mo ba nila? What else? Oh, how to sell? Paano ba magbenta? Kanino ka unang magbebenta? Friends. So, uulitin ko, yung mga friends yung nire-recruit nyo na ayaw maniwala, bentahan nyo. Yung makikita ninyo this coming, you know, weekend, this coming long weekend, November 1, November 2, share it with your friends. Share it with your customers. Minsan may mga marirecruit ka in the future na kaya mo marirecruit kasi nabentahan mo sila ng produkto nung araw. Alam nyo ba na may mga users na later on naging networker? Alam nyo ba yon? Ang dami nun. Meron akong kilala, galing ako ng Lawag, si Elmer Bernardo. User lang ng product kasi may sakit sa lalamunan. Guess what? Nung gumaling, kinalat sa Lawag yung C24/7. Nag-network dahil sa ganda ng product. Magsasaka po, farmer, nagtitinda ng ampalaya, kamatis, tsaka okra. Can you imagine ngayon po, nagdadrive ng brand new Chevrolet Cruze? Oh, magsasaka. Saan nagsimula? Paggamit ng product. Kaya minsan may mga hindi kayo ma-recruit, pero kunin nyo muna sa product. Tanim yun eh. Tanim yun. Hindi nyo man ma-recruit ngayon, pero tanim. Product muna. Pag yun gumaling, babalikan ka nun eh. Tapos pag in-explain mo sa kanya yung negosyo dahil maganda na yung effect ng product, mas madali na o mas maganda na yung effect ng business sa kanya. Naintindihan mo ba nila? Yes. What else? Ask and it will be given. Seek and you shall. Ang mga iba kasi, kaya walang customer, alam mo kung bakit? Hindi naghahanap. Tandaan nyo sa buhay, kung ano yung hinahanap mo, yun ang makikita mo. So, paano kayo magka-customers? Hanap. Ano pa? Dapat may sales aid ka. May products ka for demo. Equip yourself with the tools of the trade.
Paano kayo magbebenta? Dapat meron kayong sales kit. Paano kayo magbebenta? Dapat meron kayo ng mga brochure. Paano kayo magbebenta? Dapat meron kayo ng CD ng product testimonial. Alam nyo ba yan? Paano kayo magbebenta? Dapat meron kayo ng product demo na binibenta natin na naka-DVD. Minsan may mabibentahan ka na, pare, panoodin mo muna to, maganda yan. Nabalitaan ko yung nanay mo, may diabetes, panoodin mo yan. See? That's already selling. So meaning, you have to equip yourself with the right tool of the trade. Yung tools of the trade, very important. Dapat kumpleto ka. Pangalawa, please maintain inventory. Dapat may inventaryo ka kahit konti. Ang hirap nung may nabentahan ka, may binibentahan ka si 24/7, in-explainan mo, pinakitaan mo ng brochure, pinakitaan mo ng mga pictures ng before and after. Kasi may mga ganun tayong pictures, di ba? Ito yung itsura before. Nung gumamit ng product, ang itsura, iba na. May mga ganyang pictures, binentahan mo, you spend time. Nung nagustuhan ng customer, sige, bigyan mo akong 3 box. Ano sasabihin mo? Wala kang stock. Sige, i-deliver ko sa'yo bukas. Alam nyo, yung gap between saying yes and dun sa bibili sa'yo, a lot of things can happen. Kaya iba ang isang distributor na merong stocks. Pangalawa, iba ang commitment mo pag may product ka. Kasi dahil yung product nakikita mo, obligado kang gawin siyang pera. Kasi product mo eh. Alam nga naman pag may product ka, gawin mo nakatenga, hindi. You will be obliged pag meron kang inventory. Kaya ang isang seryosong networker, may inventaryo siya. Para pag nakikita mo yung inventory, lalakas ang loob mo para mag-share ng produkto. Tignan nyo, yung wala mga product na hawak, yan ang number one na tamad na hindi nagbebenta ng produkto. Pupusta ako. Pero may mga stock, ang sisipag magbenta niyan. Bakit? Kailangan nilang gawing pera yung stock nila eh. Sige, eksperimentohan mo. Bumili ka lang isang C24/7. May 1,000 ka, sabi mo sarili mo, bili ko na lang ng C24/7 to, 900. Pag nakikita mo yung C24/7, araw-araw sa bahay nyo, ano gagawin mo? Sayang to. Kailangan mabenta ko to, 900 ko to eh. Maobliga ka hindi. Yan ang mga paraan, paano magbenta? Kape, ganun na lang. Bili ka ng boxes ng kape. Kasi pag may boxes ka ng kape, pwede kang magbenta ng patingi-tingi. Tama ba? Ang hirap naman nung meron kang binentahan, bumili ng sachet, bibili mo pa dito sa opisina. O kaya tatawagan mo pa si upline, upline, may sachet ka ba dyan? Yes, nakabenta ako, upline. Tinanong upline mo, ilan? Isa, isa. Meron ako isa. So dapat may stock kayo. Tama ba? Huwag kayong matakot na yung stocks nasa inyo. Kasi ang isang networker, pag may stock siya, it is as good as pera. It is as good as money pag may stocks ka. Clear ba yon? What else? Emphasize our products are natural and effective. Well, kinukwento na natin yan pag umaten kayo ng product demo. This is very important when you're trying to sell the products kasi ang appeal ng produkto natin, nasaan? Nasa pagiging natural and effective. Especially ngayon, ang mga tao, more of health conscious especially, dun sa mga ang gusto nilang i-take more of natural rather than artificial or synthetic or chemical. Well, ang goal nyo dapat may goal kayo. Naalala nyo yung sinabi ni Sir Arnel kanina, may goals dapat tayo. Ilan dapat ang customers mo na i-build? Kasi dito magbi-build ka ng dalawang grupo, group ng networkers tsaka group ng users. May goal din dapat kayong mag-build ng users. Ilan ang users na i-build mo? Dapat maka-build ka at least 20 users. I'm sorry, at least 10 users. 10 to 20 users. Na itong 10 to 20 users na to, ano ginagawa? Regularly, bumibili sa'yo ng product. Yung bang tipong nagre-replenish ka? Yung bang tipong, dahil nagustuhan niya yung C24/7, every month, bumibili siya sa'yo ng isa. Yung bang tipong nagustuhan niya yung My Choco, bumibili siya ng isang box every month. Dapat may minimum na 10 kang ganun. Ano effect nito? Pag ikaw may 10 customers na ganun, ituturo mo sa grupo mo, hindi? Pag lahat ng grupo mo may 10 to 20 customers, may points ka wala? May overriding ka wala? May union level ka wala? Residual income mo, hindi?
So, saan ang gagaling ang residual? Sa customers. Paano pa magbenta? Mag-conduct kayo ng home party. Alam niyo yung home party? Yung magagather sa bahay, kapitbahay. Puntayin niyo sa bahay niyo, 5 hanggang 10 tao, magde-demo ka sa harap nila. O pag nagustuhan, bili. Ang tawag doon, home party or house meeting. Kunwari, may downline kang bago. O turungan mo siya mag-organize. Sabi mo sa kanya, this coming Saturday, mag-ipon ka ng 5 hanggang 10 tao. Pupunta ako sa bahay niyo. Pagpunta mo sa bahay nila, magde-demo ka, tsaka mag-OPP. More often than not, yung mga tao sa home party, bumibili ng product. Naintindihan ba nila? Tuturuan kayo ng mga sponsors nyo paano mag-conduct ng effective home party. But it's a must na nag-home party kayo. Ano pa? Promote product testimonials. I-promote nyo po yung mga product testimonials natin. Ito yung nasabi ko kanina, may CD kayo, may brochure, may before and after na mga pictures, etc. Okay? What else? Ayan, how to close the sale. Pagka may binentahan kayo, very important na nakuklose nyo yung benta. Paano nyo makuklose? Always ask for orders, especially in home party. Ang daming distributor nagtatanong sa akin, sir, pag nag-home party ka ba, ano gagawin mo para magkabenta? Siyempre, tatanungin mo sa kanila, ano bibilin mo? Ano nagustuhan mo, ma'am? Huwag yung pagkatapos mo ng home party, wala lang. Thank you po, good morning, God bless. Pagkatapos mo mag-home party, di ba konti, may kainan, etc. Magtanong ka pa isa-isa. Ano po yung nagustuhan nyo? Ano po yung gusto nyong subukang produkto? Sasabihin, ang mahal eh. Pwede po kayong bumili ng tingi-tingi kasi nakabanig po ito sa loob. Especially yung C24/7. Ang mahal nung kape. Tita, pwede pong sachet muna. Ang mahal nung Colidus eh. Tita, isang banig muna bilin mo. Kahit wag yung blister back. Tandaan nyo, nakadesign yung produkto natin for retailing. Kaya nga hindi siya nakabote. Nakuha nyo ba? What else? Pag nagbibenta kayo, how to close the sale, i-explain nyo rin yung healing manifestation. Do not exaggerate the products. Minsan may mga healing manifestation yung product natin. Tama ba? Yung banti pong may arthritis siya sa kanan, pag inom nyo ng C24/7, napunta sa kaliwa. I-explain mo yon. Yung mga ubo ng ubo, nung uminom ng C24/7, lalong umubo. Kasi, ano ginagawa? Nilalabas pala yung toxin. Nakuha nyo ba? Pag uminom ko C24/7, didilaw yung ihi mo. Inom ka na ng inom ng tubig, dilaw pa rin. Tama ba? Explain nyo yun. Do not exaggerate. Huwag kayong mag-overclaim. Naku, pag ginamit mo no, bukas, magaling ka na. Stage 4 cancer, naku, kaya nito. Huwag kayong magaganon, ha? Huwag nyo sasabihin, naku, i-drop nyo na yung bigay ng mga doktor. Ito na lang ho, inumin nyo. Ha, huwag ganon. Nakuha nyo ba? What else? Offer to deliver the products to their home. Siyempre, pag may customer kayo na gustong bumili, kayo na mag-i-initiate na i-deliver yung produkto sa bahay nila. Do not forget to say thank you pag may order. Because people, they feel good every time they hear the word, thank you. Keep a personal record for each customer. Dapat may record kayo ng customer. Bakit? Kasi para ma-monitor nyo yung next na follow-up nyo kasi alam mo, ubus na yung produkto niya. Kunwari, bumili ng C24/7, alam mo na 30 capsules lang yon. Pag ang recommendation mo sa kanya, twice a day, ilang days niya lang uubusin yung C24? 15. O on the 15th day, ano gagawin mo? Ma'am, sir, ubus na po yung C24 ninyo. Gusto niyo po ba mag-deliver uli ako dyan? Anyway, dadaan po ako sa gawing yan tomorrow, dalhin ko na rin yung C24/7 nyo. Kaya dapat meron kang record. Bakit? Kasi mag-maintain ka ng 10 to 20 customers. Maliwanag ko ba? Last, ladies and gentlemen, just some points in selling. Sell products based on customers' need. Aalamin nyo muna kung ano yung need ng mga customers ninyo bago nyo bentahan. What else? Do not exaggerate. Nabanggit na natin yan kanina. Do not put down products of other companies. Hindi magandang way or method of selling yung pag kayo nagbebenta, sinisiraan nyo yung ibang product or company. Remember, karamihan ng mga kakompetensya natin, natural din. Tama ba? Pag sinabi mong hindi maganda yun, di parang sinabi mo, hindi rin maganda yung atin. Ang tamang pagbebenta, hindi sa paninira, kundi sa pag-highlight kung ano benefit ng produkto natin. Mas bibili pa customers na sa inyo. Of course, love our products. Do you love our products? Yeah.
And don't undercut established product prices. No undercutting of price. Ang suggested retail price ng C24, 1,200. Tama ba? Ang distributor price, 900. Yung iba, kinuha ng 900, binibenta ng 600. Tama ba? Ang tawag dun din negosyo, charity. And of course, follow company policy. Ito yung mga paraan na pag kayo nagsisimula, malaking bagay pag ginawa nyo para magkaroon kayo ng product reorder sa grupo nyo. And well, like what I've said earlier, ang magpapa-establish, magpapa-stable ng grupo nyo, walang iba kundi product reorder kasi dun galing ang residual income. At ang residual income, yan yung type ng income na wala ka nang ginagawa, kumikita ka pa rin. Gusto nyo ba yan? Yes. Gusto nyo ba yan? Yes. Ayan, so my part, ladies and gentlemen, has ended.